Sa araw na ito, sinundo ko nga itong long lost, kinakapatid ko na super sexy, long-legged, flawless, katama ang balat, hindi nakaranas ng pasma, perfect ang pagkatao. Noon yon. Ngayon, bahala na kayo humusga. Bawang aling niya ho, makadalagan, parang robot lang na palubat na. Ang anak ko, parang takot pa sa kanya kasi di niya alam kung Teletubbies pa or artista sa battery. Ganun pa man, nag-bless pa rin ito sa kanya kahit wala itong pasalubong dala. Kasi dinuruan ko ang anak ko na maibigay man sa'yo o wala, mag-bless ka, pakitang tao lang ba? Aling kamuguro inuya. Pagdating ng bahay, super chika agad. Naisip ko nga maghanap pa pala kami ng pato na katayin. Ayaw pang asana niya kasi pagod daw siya. E di sabi ko sa kanya, maghanap tayo o ikaw ang katayin ng asawa mo. Malaki-laking garni ka rin. Pang isang buwan na konsumo. Ito na nga, namili na kami ng pato. Sabi ko yung malaki, malaki ang ulo. Alam ko na yan ang tinutukoy niyo, hoy. Alam ko na yan ang tinutukoy niyo. Hindi si kuya, ha? Kayo lang yan ang nag-iisip. Gusto ko nga sana yung malaki, yung lalaki. Hindi pala kasama yun sa pagpipilian. At pag-uwi nga ng bahay, tuloy ang marites niya. Sus ko, dami niyang kwento. Iba talaga pag haponisa ka na. Hindi pa talaga kumpurmi, lumipat pa talaga kami sa kusina at doon magchika-chika daw aling ni Saya. Tapos sabi niya, kuha ka bullpen at notebook. Akala ko naman kung anong isusulat niya. Yun pala, isulat ko daw lahat ng ex-boyfriend niya. O diba, bongga talaga ang friend ko na haponisa. Nga daw aling nga. Dili oy, naniwala naman kayo ng mga aling-aling kamo. Para malaman nyo, kinukwenta talaga namin ang dala niyang pera galing Japan. Gadara ko na naman mga mata nyo sa narinig nyo. Aling ka mo. Basta usapang pera, bilis talaga pandinig nyo. Kalma. Ako nga na nag-super effort na di pa nabigyan ng lapad. Kayo pa na aling-aling ka mo. Hindi. Ang totoo, nagsusulat kami ng mga bibilhin namin na mga sangkap para doon sa pato. At iba, para sa baon papuntang dagat. Ayan. Hanggat abutan na kami ng Scorpio, sabi ko, kain muna tayo bago tayo magkatay ng pato. Sus, kaya pag check ko man ang pato, may itlog na ito. Muntik na hindi makatay. Muntik na talaga hindi makatay. Alam mong, kakatayin ka, nag-itlog-itlog ka imo ya. Hala, sige, no mercy, kill them. Kawawang pato, gusto pa sana magparami. Kaso sino makapagsasabi na hanggang dyan na lang pala ang buhay niya? O ang iba sasabihin pa, hala, kawawa naman ang pato. Sino mas kawawa, ang pato o ang friend kong haponisa? Baka siya katayin ng asawa niya. Aling ka mo. Wala nang kimi-kimi pa. Nagpakulo na agad tubig, sabay lublob ng pato para matanggalan na ito ng balahibo. Kasi, anong oras na aling-aling ka mo? Akala nyo madali lang magkatay ng pato? Bawo itong friend kong haponisa, tingnan nyo naman ginagawa niya. Magaling talaga gumawa ng plano. Lalasingin niya daw talaga ang asawa niya para makarami sila. Bawo, paglabas ko, mukhang nakarami na nga siya. Nakarami na siya ng pato. Daw aling, tiningnan ko ang malaking kaldero. Sus ko, kalahati na ang nakain niya. Huwag na kayo magtakakita naman sa tiyan niya. At kinabukasan nga, madaling araw pa lang, nagbango na kami at binidyo ko lang itong kalangitan. Tingnan nyo at madilim pa. At agad naman ako na nagpaapoy uli kasi kami ay magluluto uli. Yan, agang-aga nagpa-deliver na rin ako ng bangos, dagupan, malalaki yan. Ayan, ang inihiwa ko ay para yan, gawin naming kilawin. At ito namang haponisa kong friend, magluluto yan ng arroz valenciana kasi paborito yan ng mga ilongga. Diba, nakikita nyo naman, marami kaming hinihiwa, marami kaming mga sangkap. So, hindi ko alam kung sangkap ba talaga, sangkap na lang ba lulutuin namin o magluluto pa kami ng patutin. At ito na nga, hindi pa talaga matapos-tapos, agang-aga. Sus ko, wala pang hangin. Nakikipagmarites na itong aking friend na haponisa. Nakikita nyo naman ang tiyan niya, gabulto. Bawag akuntis lang sila ng bana niya. Hindi ko nga alam kung ang friend ko dito haponisa ang marites o ako. Kaya ang sungan ko nga gabuslo-buslo. At ito na nga ang araw na para pupunta kami ng dagat. Pausos de Punggol. Hindi ko man alam kung swerte ba talaga o di malas itong friend ko na haponisa. Pinaplatan man ako yan ng guma ng motor ko. Diba? Mabuti na lang talaga at kasama namin ang aking pamangkin na 6 months old pa lang yan. Yung bata ha, hindi yan siya. Yan. Pinaikot ko lang dyan ang kamera para makita nyo kung sino ang mga kasama ko. Siyempre starring talaga yan ang friend ko na haponisa. Kasama ang kanyang husband na taga Cambodia. Bye-bye na. Please like, share, and follow. See you sa part 2. Bye-bye.
Podcast.